What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel, and for our today's video, pag-uusapan natin ngayon yung announcement ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account na kung saan magkakaroon po tayo ng localized ECQ o enhanced community quarantine specifically dito po sa Napico, Barangay Manggahan. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. So ayun, tama po ang narinig nyo, magkakaroon nga po tayo ng localized ECQ or enhanced community quarantine dito po sa Pasig City, but specifically dito po sa Napico, Barangay Manggahan. Bakit nga ba tayo humantong sa ganito? O bakit nga pala nga ba napili itong barangay na ito na mag-undergo ng localized ECQ? Kasi nga, sila po ang isa sa may pinakamataas na COVID cases dito po sa Pasig City. Kaya nga, babasahin po natin ngayon ang pinost ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account para mas maunawaan po natin at mas malaman po natin kung ano nga ba yung mga dahilan kung bakit po mangyayari itong localized ECQ na ito. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, don't forget to like and subscribe. Tapos, i-click mo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang ma-notified sa mga latest video ko. So, okay! Simulan na po natin to. Ito po yung ipinost ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account. Ayan. At ito naman po ang isinasaag dyan. Ang sabi po niya, sa mga residente ng Pipino, Labanos, Okra at Ubas ng Napico, Barangay Manggahan, dahil sa pagdami ng bilang ng COVID-19 cases sa inyong lugar, magkakaroon tayo ng localized ECQ or enhanced community quarantine. Epektibo po ito simula ngayong Linggo, July 19, 2020, hanggang makita natin na bumaba na nga ang risk sa inyong lugar. Mamamahagi po ng food pack ang lokal na pamahalaan para mabawasan ang pangangailangan para bumili sa labas. At alam ko rin pong makakaasa kami sa inyong kooperasyon. Maraming salamat po. Ayan! Alam nyo kasi guys, hindi ko maintindihan din yung iba eh. So hindi naman siguro natin lalahatin, no? Kasi ang daming lugar din dito sa Pasig City na sobrang daming bata sa labas. Hindi ko maintindihan doon sa ibang mga magulang kung bakit pilit na ipinapalabas yung mga anak nila sa labas. Na considering na meron pa pong virus sa labas, ang dami kong nababasa, ngayon ha, malapit na po magpasukan, ang dami kong nababasa na ayokong i-enroll yung aking anak sa school kasi baka mahawa siya dahil may virus pa. Pero pinaglalaro nyo sa labas. What is the difference na pagpapapasok sa school tapos hindi hinahayaan nilang din silang maglaro sa labas? Eh, almost ganun din yun eh. Parang wala rin naman pong pinagkaiba. Ang dami kasing mga ano eh, hindi mga sumusunod. Diba? Pag umikot ka sa buong Pasig, ang dami mo talagang makikita mga bata sa labas. Ha? Yung iba wala pang mga damit. Hindi natin maintindihan kung bakit hindi sila sumusunod sa batas. Though, matagal na namang maraming hindi sumusunod sa batas. Diba? Hindi na natin kailangan pagsabihin kung din yung mga hindi sumusunod sa batas. Diba? At ito po yung ipinost niyang announcement. Ayan. Para mas maunawaan niyo din po. So, ang sabi nga po dito sa announcement ni Mayor Vico, announcement, localized ECQ, enhanced community quarantine, ang Pipino, Labanos, Okra, and Ubas Street sa Napico, Barangay Manggahan, effective Sunday 19 July 2020 until lifted by the city government. Strict implementation will begin Sunday evening. Residents will only be allowed to leave their houses for their work and emergency reasons. So, naintindihan niyo po yun? Ang makakalabas lamang po ng inyong bahay ay yung mga nagtatrabaho at yung may mga work, ay yung may mga emergency reasons. Kung kayo po ay maglalaro lamang sa labas, hindi po kayo papayagan, di ba? Isa kayo sa top 5 na may pinakamataas na COVID patient dito po, na COVID cases dito po sa Pasig City. Ito yung mga top 5. Buhatan, Manggahan, Maybunga, Rosario at Ubong. Yung limang barangay na nandyan sa top 5, imagine nyo yung barangay nyo nandyan sa top 5 na may pinakamaraming COVID cases, di ba? Kaya sumunod naman po yung ibang mga taga-barangay nyo dyan. Isipin nyo kung yung barangay nyo yung nandyan, di ba mas nakakatakot? Ang dami kasing ibang mga... Ayaw nating lahatin, pero meron ng real talk lang, marami kasing mga magulang talaga na hinahayaan lang yung mga anak nila sa labas eh. Di ba? Tapos magagalit kayo sa gobyerno kung bakit
ang daming mga cases, eh nakakatakot din talaga sa labas. Kung hindi naman po importante yung gagawin dyan sa labas, huwag nyo naman po silang paglaruin. Doon naiintindihan din naman natin yung cases ng iba, kasi nga syempre nga po, yung bahay hindi rin naman din ganun kalaki, di ba? So nauunawaan naman po natin yung sitwasyon, pero kasi ang dami, pataas pa rin ang pataas yung cases ng COVID natin eh. Diba? Pero kasi ang dami, pataas pa rin ang pataas yung COVID cases natin. So hindi pa rin talaga natin maa-assure kung talagang safe sa labas. Tapos yung ibang mga hindi pa nagmamask. Diba? Tapos meron pa pong nag-comment dito, sinabi ni De Valiega Salusin, isama nyo na ang pinagbuhatan. And then sumagot naman po si Mayor Vico sa kanyang comment. De Valiega Salusin, sumusunod tayo sa IATF at DOH guidelines ng pagdeklara. Sadyang malaki lang talaga ang pinagbuhatan, kaya talagang mataas ang total. Pero kung titignan natin per street, ay maraming mas mataas sa ibang bahagi ng Pasig at maging sa NCR. Tandaan natin na ang pinagbuhatan ay pareho ng populasyon ng San Juan City. Alam nyo ba na ang populasyon ng barangay Pinagbuhatan ay may kabuuan na 151,979 at ang San Juan City naman ay 121,180. Kung susumahin, pwede na ngang maging isang city ang barangay Pinagbuhatan. Di hamak na mas malaki pa nga ang populasyon nito kumpara sa San Juan City. Kaya hindi na po katakataka na kung may malaki, kung marami ang COVID cases dito sa barangay Pinagbuhatan. Pero ito nga pong barangay na Pico na sa ilalim sa localized ECQ ay may specific na street kung saan marami nga po ang COVID cases. Ang sinasabi natin dito, kung per street yung pag-uusapan, ang daming mataas na COVID cases dito nga daw po sa may barangay na Pico Manggahan. Kaya specific yung sinabi niya dito, street eh, di ba? Ang sinabi niya, pipino, labanos, okra at ubas. So, ibig sabihin, nandun yung may pinakamaraming pasaway. Di ba? Kaya yan isa sa ilalim sa ECQ dahil para po ma-flatten yung curve. Para makita natin talaga hanggang sa mawala yung may mga positive cases dyan. O may mga asymptomatic man dyan o yung may mga matataas na cases dyan. All you have to do now is to follow the protocol. Sumunod lang po muna tayo sa mga nasa namumuno po sa atin para matapos din, di ba? Sa mga magulang naman po dyan ang panawagan natin. Pakibantayan po ang ating mga anak, though hindi, ang hirap kasi ngayon sa sitwasyon natin, so syempre hindi din naman natin lagi nang makikita yung ating mga anak eh, di ba? Ang hirap ngayon sa sitwasyon natin na. So ang advice lang po natin sa mga magulang, pakibantayan po ang inyong mga anak kasi hindi na po biro talaga itong COVID na to. So pataas na po ng pataas talaga yung cases, especially dito po sa Pasig City. So as much as possible, pakialalayan po ang inyong mga anak, especially dun sa may mga bata na talagang hanggang maghapon nasa labas po sila, parang wala po tayong virus na kalaban. Inuulit po natin, hindi po natin nakikita yung ating mga kalaban ha. Saka maawa naman po tayo doon sa mga medical frontliners natin. Kasi baka mamaya isang araw, bumalik na naman po tayo sa ECQ dahil ang dami na naman nating positive cases. Diba? Sa buong Pilipinas, almost 60,000 na po yung COVID cases natin. So huwag na po natin dagdagan. So dahil nga po ito, sa ilalim na nga po ang inyong barangay, nananawagan po tayo sa mga taga na Pico Manggahan dahil sa ilalim nga po kayo sa localized ECQ. So sana sumunod po kayo. Ang sabi naman po ng ating city mayor, dadalhan naman po kayo ng mga food packs na mga pangangailangan nyo para hindi na po kayo lumabas sa inyong mga bahay, para wala ng pag-alagala. Ito po yung sinabi niya, mamamahagi po ng food pack ang lokal na pamahalaan para mabawasan ang pangangailangan para bumili sa labas. So you don't have to worry about, kasi mamamahagi po ng food pack sa inyo ang City Hall, di ba? O ang local government para po sa inyong pangangailangan. So, ang kailangan nyo pong gawin ngayon ay sumunod po kayo, utang na loob. Yung mga batang pagala-gala, ang dami po dyan. Di ba? Lalo na nung namimigay kami ng SAP, ang daming mga pagala-galang bata talaga. Parang walang COVID, parang walang virus sa paligid.
Okay, naunawaan niyo po yun. So, kung hanggang kailan po ito, hindi po natin malalaman. Ang sabi po dito is, hanggang makita natin na bumaba na ang grace sa inyo. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nakatulong din po sa inyo ang informasyon na ito na malaman niyo po na kayo ay sasailalim sa localized ECQ, mga taga-barangay na Pico Manggahan. See you all next time dito lang sa Kirk TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!